Yon, hello po mga Kapuso at mga kabarangay. Si Papa Obet po ito ng Barangay LS 97.1 forever. At ngayong hapon po mga kabarangay, para po sa ating virtual hangout live. Nako, bumabati po kami ng isang magandang hapon sa inyong lahat. And 19 days na lamang at Pasko na. Dahil malapit na po ang Pasko, may regalo po ako para sa inyo. At hindi lang ako, dahil ngayong hapon, may makakasama po ako. And po, allow me to introduce to you mga makakasama natin ngayong hapon sa Virtual Hangout Live. Alam niyo mga Kapuso, it's a great honor for me na makasama po yung taong ito. Very talented and napaka-remarkable na kanyang boses kapag naririnig ko. Siyempre, singer-songwriter. Siyempre, ang dating vocalist ng Orange and Lemons and Kenyo. Please welcome mga Kapuso, the one and the only, ang ating Kapuso, Mr. Mcoy Fundales. Happy Tuesday mga Kapuso at advance Merry Christmas sa inyo at sa iyo, Papa Obet. Yes. Simulan natin ng trivia tung tambayan natin. Oo nga eh. Nalaman ko today lang na mas marami palang nagpapakasal tuwing December kaysa sa June. Ganun, parang mas magastos yata pag December, hindi naman. Or bakit kaya napipili nila pag December? Oo. Siguro dahil mas malamig. Oo. Kaya mas maraming nagpapakasal. Dahil ayun. Yan, sakto yung kung magpapasko man o maraming magpapakasal this month, saktong-sakto po dahil may regalo kami na forever na pag-uusapan namin mamaya. Totoo yan. At syempre, sa mga Kapuso natin at siguro nagtataka kayo dahil magkasama kami ni Mcoy ngayong hapon sa Virtual Hangout Live. Kung hindi nyo po na itatanong, sabi na po ni Mcoy, meron po kaming handog na forever para sa inyong lahat. At bukod sa pagganta, alam niyo mga Kapuso, kami ni Mcoy ay pareho pong nagsusulat din ng mga awitin, ng mga kanta. At hindi lang po para sa sarili namin or para sa amin, kung hindi para na rin po sa ibang mga artist. Ayan. So, mag-share kami ng ilang mga sabi mo nga, Papa Mcoy, ay mga trivia. Sabi dito ng mga Kapuso natin, kailan daw natin na-discover yung ability natin sa pagsusulat ng kanta? Ako, nag-try akong sumulat high school. Mm-hmm. Ang kwento niyan is, para sumikat ka nung high school, it's either varsity player ka. Correct. O kaya dancer ka. Hindi naman ako matangkad. Parehong kaliwa pa ako. So, nagbanda na lang kami. Ayun. Tapos, nung nagbanda kami, sinubukan na namin sumulat ng mga kanta. Kasi hindi kami magaling mag-covers. So, pag original yung pinaanta namin, hindi nila alam kung may mali. Mm-hmm. So, doon ako nag-start. Collaborating with my former bandmates. I like collaborating sa songwriting. Even with script writing, mahilig talaga ako makipag-collaborate. Pareho pala tayo. Songwriters. Latter part na ng pagbabanda ko yung sinubukan ko nang magsumulat na mag-isa. Yun. So pareho pala tayo, parang di tayo nalalayo. Kasi ako nag-start din ako nung elementary naman ako, tapos yan high school. Kasi sabi mo nga, di ba, kung gusto mong sumikat noon, sumali ka sa mga program sa school, di ba? Tapos may exempted ka pa sa PE, kami, ganun. Akong ginagawa, kami yung pinapadala sa mga yung mga inter-regional na competition, like for choir, singing, dancing, ganun. So nagkaroon minsan ng competition, songwriting. Tapos yun, doon ako nag-start na sumulat about nature yata yun, kung hindi ako nagkakamali. So yun, talaga? Yeah.
Doon ako nag-start and then for choir 'yun eh. Saka hindi ko na matandaan kung nanalo kami or nanalo kami. Basta 'yun ang natatandaan. Hindi, nagpatuloy na high school, sulat ako. Actually kahit hindi kanta eh. Susulat din ako ng story ng story. Oo. When you're a writer talaga 'yun. Ako kasi I like telling stories. Eh sabi ko nga nung una nung bata ako, akala ko I'll be sharing my stories through songs. Kaya pagkumulat ng mga kanta. Mas when I discovered script writing, mas maluwag pala yung script kasi mas mahaba. Oo. Mas marami yung pwedeng may kukwento. Mas wide, di ba? Oo. Eh saan ba daw tayo kumukuha ng ano ng inspirasyon, yung pinaka main inspiration natin sa pagsusulat ng kanta? Ganyan, unang pumapasok or unang subject natin pag ganyan. Well, you can never go wrong with universal topic like love, pain, fear. Pero ako kasi, Papa Obet, chismoso ko eh. Alam mo yun, yung pag may kinuwento ka sa akin na pangyayari sa buhay mo na na-interest ako sa kwento, susulat ko lang, it's either isulat ko na kanta yan or gawin kong script. Ang galing, no? Parang ganyan-ganyan din ako no elementary. High school naman ako. And then parang nung first year and the second. Kasi mas mahaba yung vacant namin eh. Kasi dun sa time na pinapasukan namin. So may puno kami ng mangga dun sa likod ng school namin. So ando lang ako, sulat lang ako ng sulat. At yung sinusulat ko, parang ano, hindi siya ano talaga, bahala na kung saan tumakbo, saan pumunta. Hindi siya kanta eh. Parang narration, ganun na. Na itong si Juan ay ganito. Kinuha niya ang ganyan. Yun, hanggat sa matapos yung ano, comedy yung ginagawa ko na yun. Yun, doon ako na nahilig talaga sa ganun. Wala ka namang inukit na lyric sa puno ng mangga. Ay, meron, marami. Meron, yan yung sinasabi. Ang names namin ng magbabarkada kami. Oo, na I remember. Oo, kasi sa school bawal magdala ng ano eh. Ng kutsilyo, di ba? Oo, yun. So, patakas yun. Yun ang ginagamit namin. Marami. I think ngayon, kung pupuntahan ko, siguro buhay pa yung mga names namin doon. Yeah, yun nga eh. Tatanong ko, buhay pa ba yung puno na yan? Buhay pa. Pag ano, nakita ko nung ano, parang last month lang yata, nakita ko sa picture. Buhay pa siya. Talaga? Saan ba yung lugar yan? sa mga nanonood sa atin ngayon, sa Bataan yan, nung nag-aaral ako sa Bataan. Oh, lapit. Bulacan lang ako eh. Lapit lang. Region 3, di ba? Ayun. Oh, at ito daw, once daw na ibigay sa atin yung ano, yung kanta. Ano, papaano daw yung kwento na to? Ano yung main story na ano, na gusto natin na topic sa ano sa pagsusulat. Ikaw ano, romantic ba yan? Ako ano, marami akong naisulat na kanta na narrative pa rin eh. May start, may beginning, may end. Meron akong sineset up na kwento or idea sa umpisa, sa chorus yung build-up, tapos sa ending ng song, malalaman mo kung ano yung nangyari. So, lumalabas pa rin yung pagiging scriptwriter ko. I like, sabi ko nga, may storya pa rin. Tapos, ngayon, I like writing love songs eh. Mga easy listening. Romantic love songs talaga. Oo eh. Dahil I'm in love with life right now. Yes. ayaw na nung maangas na ano na song. Parang hindi nakakaano. Lalo yung mga Pilipino, di ba? Napaka emotional ng mga Pilipino, di ba? Oh. Basta love songs talaga. Bibigay at bibigay eh. Ganun. Oo. Ako, pero may nagtatanong dito yung style daw natin ng ano ng pagsusulat ng kanta. So, ano ba daw yung nauuna kay Mr. Mcoy Fundales kapag gumagawa ng kanta? Is it the words, the lyrics, or yung melody muna? For me, it's the idea. Yung idea na ano yung gusto kong i-convey. Mm-hmm. Halimbawa, just like this one, yung Ang Forever Ko Ikaw, it's about serendipity. Eh. So yung idea of serendipity. Hindi pong yung taong nakalaan para sa'yo, eventually, kahit ayaw mo or the least time you expect it darating sa'yo. Yes. Ano yun? So, yun yung idea, ganun. Tapos, when I put it down, technicality naman.
Oo, walang formula. Minsan, mauna yung words. Minsan, mauna yung June. Pag words ang nauna, madali sa akin kasi dahil... katulad nito, yung Forever Ko Ikaw, na, sa title pa lang, ang Forever Ko Ikaw, Taglish na siya. So when I wrote the lyrics, naisip ko, dapat Taglish din to, stanza and chorus. May mga ganun ako. At laruin natin, Taglish, ganyan. Oo. Pero minsan, pag nauna, nung nasa banda ako, pag nauna yung lyrics, actually, mas maganda eh. Kasi hindi nakakahon yung tono ng kanta. Oo. Sa structure ng words. Mm-hmm. Pag naman nauna sa utak ko yung melody, I'll try to sing it with nag-iimbento ko ng mga walang correct na lyrics. Oh. Basta mabigkas mo lang, di ba? Kasi record ko sa phone, ganun. Oh. Yes. Ako pa po, bet, iba. Hindi ko nire-record. Halimbawa, minaisip ako ngayon. Kakantahan ko yon. Kakantahan ko, matutulog ako. Pag-ising ko, I'll try to see if naalala ko yung... Kung naalala mo. Pag naalala ko, it means may recall, may hook. Good thing, yeah. Oo. At saka ako ngayon record. Kasi isipan ko na ng lyrics. Mm-hmm. So, ako yan depende, ang... walang formula. Pag ganyan. Problema ko naman, kapag naalala ko yung melody, kailangan may record ko siya sa phone agad. Kahit naliligo ako. Kasi ganun tayo kapag nasa banyo, di ba? Naliligo, makanta. Melody, marami ka na inventong melody. Parang lahat ng, sinabi mo nga kanina, bumibigkas ka ng mga lyrics na kung saan patutungo, hindi mo alam, di ba? Or kanya-kanya na lang. Kailangan ma-record. Pag di ko na-record, malilimutan ko na talaga eh. Pag ganyan eh. So, yun. Disiplinado ka pag ganun. Kasi hindi na-record mo. Pag lyrics naman, words and lyrics naman na nauna sa akin, yung madali na rin sa akin, lagyan ng melody. Pag melody naman nauna, so kukuha ko na isang topic na makaka-relate at babagay doon. Yung so ganoon ako gumawa. Basta inspired ka at gusto mo 'yung ginagawa mo, matatapos mo 'yung kanta agad-agad. Tama. Tama. May mga songs na wala pa isang oras maisusulat mo eh. Mm-hmm. At may mga songs naman na ang tagal nang nasimulan sa notes mo or sa bangko mo or library. Yes. Hindi mo matapos-tapos eh. Kasi kulang pa. Yeah, the best kind of songs yung meron akong mga kanta na panaginipang ko. Alam mo yun, yung... Naalala mo ba yung mga panaginip mo? Parang pag panaginip ka, parang ang hirap alalahanin, di ba? Parang ganun. Oo, pag-ising ko, nandun na yung idea, susulat ko na yun. Kasi yun yung dumating ng, ewan ko, baka bigay ng universe. baka dapat gawing kanta. So, sa akin yun yung best. Pero... Na-discipline ako rin yung sarili ko. Like, for Pepito Manaloto kasi, sometimes I write short songs. Mm-hmm. Para sa mga Kapuso natin, nakakaalam ah. Oo, ako rin po kasi ang writer ng Pepito Manaloto. Eh, minsan, the story is asking for a song. Nangihingi yung kwento ng kanta. So, base dun sa episode, gagawa ako ng song. And most of the time, kami ni Bitoy. Ang sarap ka-collaborate ni Bitoy sa songwriting. Oo, nagsama pa kayo. Di ba? Parang, gaano nyo katagal ginagawa yun kayong dalawa magkasama? Parang... Batuhan lang kami, siguro. Usually, a script of Pepito should be written. Mga bibigyan ka lang ng more than a week to write eh. One week. So, kung may kailangan na song doon, that week, dapat may masulat ka na. Oo, correct. Oo. So, meron akong ganun, Papa Obet. May mga songs ako na project song, sabihin eh, trabaho. Pero may mga kanta ako na yun nga, yung personal, yung dumating. Ito like dumating this, yung ang forever ko ikaw, di ba, na bago mong single ngayon, syempre, nape-play na rin sa Barangay LS 97.1. Ayan. At yung sa akin naman, Mcoy, ito naman para sa mga Kapuso natin. Ito naman yung Tayo Ay Forever na oras-oras naririnig natin sa radyo, pinapatugtog. Ito yung compose ko na song, ginawa ko. At kinanta ni Rita Daniela and Ken Chen na theme song ng Barangay LS. So, madali para sa akin na gawin itong song na ito dahil inisip ko muna kung sino yung kakanta. So, ganun eh. Diba? Parang si Ken ang kakanta na ito, saka si Rita. So, alam ko na kung anong tema, anong takbo ng kanta na gagawin ko para sa kanila. Yun, ganun. Correct. And they're coming off from the success of Aubrey, diba?
Yes, oo, mga time na yun. Yung love team nila noon. Mm-hmm. So, yun yung naging formula mo doon. Alam mo na kung sino yung artist. Pwede rin pala yung gano'n, no? Ganun. Like for example, for Julian. Ayan, ganyan. Eh, tama nga. Sa Pipito kasi, I'll be writing na si Jake Vargas ang kakanta or si Julian San Jose. So, more or less, alam ko na kung paano atake ditong kanta na ito. Yun. So, ito, nagkatanong yung mga kapuso natin. Ang Forever Koy ikaw, kasi nag-exclusive sa amin to for, hindi ko alam, for 5 beses yata nagpe-play every day for 5 days, parang gano'n, for a week. And then parang, ano, nasusundan mo talaga eh. Catchy eh. Paano mo ginawa ito? Sinong inspiration mo rito sa song? Well, ang kwento niyan, 2018, nagpipitch din kasi ako ng shows sa GMA. So, meron akong pinitch na show, rom-com, romance comedy sa na concept about two people nga na nakatira sila sa isang lugar. Pare-pareho ng mga, yung mga tao sa lugar na yun, kilala sila pareho. They encounter all these people almost every day. Sila lang dalawa yung hindi nagkikita, yung hindi nagkakasalubong. Ganun? Oo, yung tapos si girl, pagkausap nung kapitbahay nila, alam mo, mayroon bagay sa'yo eh. May ganun yung kwento. Tagarito rin yun. Pag naabutan mo, papakilala kita. Si guy din, pag may nakakausap, yung mga panaderia, alam mo, ikaw mabait ka, ba't wala kang girlfriend? Dapat pamit mo itong kilala ko eh, tagarito. Oo, dapat yung kwento nila. Yung dalawa magtagpo eh, di ba? Parang ganun. Okay, for some reason, hindi nila nakikita until that fateful day na when they met each other. And then they knew instantly na may forever nagkakita sila. So, yun yung concept ng show. And then brainstorming, somebody came up with the title, Ang Forever Ko Ikaw. So, sabi ko, sige. Tapos yun, sinulat ko na. Nung sinulat ko to for the theme song ng show, one stanza, one chorus lang. Kasi ano lang to, Papa Obet, eh, for the opening lang at saka closing ng show. Ay, parang pang-OBB lang, parang gano'n. Oo, pang-OBB lang. Sinulat ko. Tapos very simple lang yung instrumentation, gitara lang halos. Pandemic, tapos I signed with LG Records. Nag-release ako ng Bakit Kita Habulin, yung first single ko. Yes, yes. Hindi ko agad nasundan kasi nag-pandemic. Oh. Tapos, during pandemic, wala akong magawa. Naghalugug ako ng mga unfinished songs. Ito'y unang lumabas. Sabi ko, ba't hindi ko tapusin tong song na to? Eh, maganda naman ang feedback. So, I called Keddy, Sir Keddy Sanchez from LG Records. Sabi ko, gusto mo buuin ko na yung song, yung ang Forever Kika, tapos i-record na natin properly. Sabi niya, game. So yun, nilagyan ko na ng another stanza, tapos in-arrange na namin nila Kuya Jun Tamayo. In-arrange na niya. I recorded it properly. And I was happy, I was very happy na naipanganak ko ng buong kanta yung song. Yes, oo. At nung marinig namin yun, Mcoy na Mcoy to. Ayan, parang ganun eh. Si Mcoy ito, kilala agad namin, di ba? Talaga? Oo, grabe. Alam mo naman eh, yung mga songs mo, di ba? Yan yung mga kinakanta ko sa ano eh, sa video okay. Ayan. Diba? Oo, totoo, totoo yan. Simula ka lang, kakantahin ko rin lahat ng kanta mo sa video okay, Papo. Wala pa nga eh, o sana bumagsak na, di ba? Parang gano'n. O, pag meron, re-record ko, panood ko sa iyo ah. Eto na, sa mga kapuso po natin na nanonood ngayon at from LG Records, mga kapuso, huwag nating palagpasan. Ganyan natin si Mcoy Fundales, Ang Forever Ko'y Ikaw. Let's try this. Ito po yung song, Ang Forever Ko'y Ikaw, under LG Records. Hope it plays well. First time I looked into your eyes, alam ko na ang mundo ko'y magkakaroon ng kulay. That moment you said hello and smiled,
alam ko nang magpabago takbo ng aking buhay. Pagtadhana'y nagpiro, maglalaro ang puso kay tagal na taguan. Sa wakas, ika'y aking napagpuan. Ikaw ang pangako ng langit sa akin. Ikaw ang sagot sa aking panalangin. The day we found each other, I have made a vow. Ang forever ko'y ikaw. Ikaw ang pangako ng langit sa akin. Ikaw ang sagot sa aking panalangin. The day we found each other, I have made a vow. Ang forever ko'y ikaw. Ang forever ko'y ikaw. Yun! Grabe, papi. Yes. Oh, damang-dama natin, feel natin ano, ang pagmamahal sa awit na 'yan. Alam mo habang kinakanta mo 'yan, sa isip ko gumagawa na ako ng music video. Yes. 'Di ba? Oh, na ano ko na, imagine the picture ko na eh, yung mga galawan eh, parang ganoon eh. Ganoon ako eh, pag ano eh. Saka alam mo, ito, hindi kita binibiro ah. Nung narinig ko 'yan before kasi parang I think that's nung nag-exclusive premiere dito sa amin, sabi ko pa nga sa kasamahan ko, ang ganda ng song, ganda ng melody, parang siguro kung naging Christmas song to, mas maganda to. Parang ganun, para sa akin. Oo. Diba? Gawin natin, ang Christmas ko'y ikaw. Christmas ko'y ikaw. Oh. Eh, kaya na, ito. Gusto mo, Papa Obet, gagawa ko song. Ang regalo ko'y ikaw. Pwede! Oo, walang problema. Dapat ngayon na lang tinitle ko, no? Ay, kaya uso yung mga single, ano ngayon eh, single word na, diba, na title eh. Kaya, ganun. Ganda kaya anong regalo? Straightforward. Hindi ko pa nga nabubuksan eh. Ah, talaga? Oo. Ito, sa mga kapuso po natin na nanonood ngayon, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-shoutout sa amin and then mag-request ng ano, ng, alam, mag-request ng kahit ano lang. Diba ganun? Oo. Ito, magbasa tayo ng mga shoutouts ng ating mga kapuso na nanonood sa atin ngayon, sa ating Facebook Live, sa mga kapuso po natin. Meron ba tayo diyang mga ano, mga pabati natin sa mga kabarangay natin, mga kapuso natin na nanonood ngayong hapon. Live na live po kami. Sa mga nagtatanong, hindi po kami recorded, kami po ay live na live. Sa mga hindi nagtatanong, ang GCash ko po ay 0917. Kung 1,000,000 na nanonood sa atin, no? Dami natin pera siguro, no? Pag ano. Oo. Ayun, ganun. At sa mga kapuso natin, sige mamaya, freeze muna natin. Medyo technical problem tayo diyan. At pag-usapan muna natin to, Pops, itong karera mo sa industriya, 'di ba? Kailan ka nag-start and then naging lead vocalist ka ng isang banda and then or dalawang banda, The Orange and Lemons and Kenyo. Pwede mo ba kaming kwentuhan about experience na ito? Before ko ikwento yung journey ko as a musician at ang ginagawa ko ngayon, papabati, Papa Obet, ang lahat ng mga kasama natin sa GMA BDD2, Business Development, ayun. Basta hello, po, hello po. Lahat ng mga writers at mga program managers ng comedy group ng GMA. Magandang hapon. May mga nakikinig sa hello po sa inyo. Hello po. Hello. Magpapabati rin ang lahat ng mga taga Tibag, Baliwag, Bulacan, mga kabarangay ko. Na nakikinig sa iyo madalas. Anyway. Ayun. So, ang tanong ni Papa Obet ay, paano ko nagsimula? Paano ba? Paano nagsimula yung karera mo sa music industry? Nakasama itong dalawang banda. Dalawang banda. So, high school, banda-banda, umabot ng college. College kami nakatikim nung gig na may bayad. Wow! Yung paid gig, pumupwesto na college yan.
Tapos, sineryoso namin ang songwriting na right after college. Mga ilang taon pa kaming struggling, meaning hindi kayang buhayin ng pagbabanda namin kami. So, we had more serious jobs. I mean, daytime jobs, banda sa gabi. Until we were given the opportunity to record our first album independently. Sabihin, may nag-finance na kaibigan namin. Ni-record namin yung first set of songs for the first album. Hanggang sa lumaki yung following ng banda. yung mga bars na tinutugtugan namin, gulat kami, biglang pinatao na. Dami. Na bumibili ng album. Tapos, matabo na kayo noon, pag ganun. Oo, yung, alam mo yung word of mouth? Oo. Ang hirap pa noon, di ba? Parang, oo. So, alam mo yun, alam mo, magic na nangyayari. Oo, may magic na nangyayari kasi probinsyano kami and we're playing bars in Manila na yung mga unang tugtog namin, tatatlo lang nanonood sa amin, di pa magkakilala eh. Alam mo yung ganun. tama. Tapos when we started playing our own song, nagkaroon ng album, bigla nagka-word of mouth, dumadami na. Until the late Belly Atan of Universal Records, look for us. Hinahanap kami. Tapos sabi, mag-record kayo ng first commercial album. Ibig sabihin, under a major label talaga. Yes, ito na. So, yan na. Doon na lumabas yung mga songs like Hanggang Kailan, Heaven Knows, Lihim. Mm-hmm. Ayun na, sunod-sunod na yon. We got airplay na from sa radio stations dito sa atin. No? Oh, yun ay sinasabayan namin, di ba? Probinsya rin ako eh. Ayan, oo. Hindi ko alam kung ilang taon ka noon. High school ka lang ba na? No, siguro college na ako. Ayan. So, yun. Halos ka-batch pala kita. No. Anyway, yun. So, after the success of that album, sunod-sunod na. We had Abot Kamay. Gumagawa namin ng songs for commercials na guesting na sa TV. Unfortunately, sumabay pa sa explosion ng mga banda. Alam mo yun, yung ang dami namin may mga hit songs. Halos sabay-sabay kami. Andiyan ang Hail, andiyan ang Q-Shake. Early 2K yan. Oo, mga ganyan. Yes, sila Ede. That time, nag-start ako mag-DJ by 2002, 2003, 4, 5 months. Ayan. Yan. Ang peak namin was around 2005. Yung talagang... Yeah. Grabe gig noon. Papa of it, no? I mean... Mm-hmm. We play mga around mga 3 gigs a day. Mm-hmm. Tapos, ayun na nga, na until... Ang sa akin kasi, ang nangyari sa akin, after, I was excited nung mga first, lahat ng first time nung banda nun. Uh-huh. Until it came to a point sa akin na naghahanap ako na ibang gagawin. Mm-hmm. Hindi ko pa alam kung ano. And then, eventually, nung na-disband yung Orange and Lemons, I tried another band, Kenyo, to play mga out-of-the-country gigs. Mm. Sabi ko, baka ma-excite uli ako sa pagbabanda kasi babiyahe ako eh. Abroad yung gigs eh, mga OFW. Pero hindi pa rin eh. I'm still searching for what I really love to do eh. Besides being in a band. Doon ko na-discover yung script writing. I was invited to be a brainstormer ng Pepito Manaloto. Then Bitoy asked me to write. Kasi yung pagsusulat ng script, it came naturally sa akin. Di ko alam kung bakit. Passionate talaga. Gusto mo talaga. Siguro, that's how I would put it. Kasi humawak lang ako ng script, pinanood ko lang yung episode. Parang nalaman ko na self-study paano magbuo ng script. Tapos yun na, I decided ito pala yung gusto kong gawin hanggang pagtanda ako. Hanggang yung music, maswerte ako, Audio Records told me na if you want to record songs, you're welcome to do so. So pag meron akong feel i-record, ang sarap lang ngayon, Papa Obet, alam mo yun na, I'm doing something full-time na mahal ko, script writing. Tapos every now and then, I can record songs, I can write songs. Either for me or for other artists. Eh, yun. So, ang journey ko ngayon na yun, mga Kapuso. No? And then, pretty soon, I'll be starting to learn how to direct na. So, yun na yung progression ko. Wow. From script writing to directing.
Tinry ko mag-artista pero si Alden ang napansin eh. Grabe naman, no? Ba't naman ganun? Diba? Nainis ako eh. I mean, alam mo yon, parang naman. Diyos ko naman. Oo. Andito na ako eh, di ba? Oo. Oh, ba't naman yun, si Alden pala, pang tinush ninyo, di ba? Ganun pala talaga, no? Talagang hahanapin mo yung sarili mo kung saan mo, kung saan ka talaga lalagay, di ba? Na magiging at ease ka at magiging komportable ka, di ba? Ayun. Ganun pala talaga. Sabi nga ni Tito Joey, di ba? Kailangan daw mahanap mo yung trabaho na gustong gusto mo kasi pag ginagawa mo, hindi siya feeling mo, hindi siya work. Trabaho. Yes, correct, correct. Hindi siya work. Nag-enjoy ka. Kumikita ka, nag-enjoy ka. Oh, yeah. Mm-hmm. Ang swerte ng mga gano'n, no? Yung nakita yung mga gusto nilang gawin. Bihira yung gano'n eh. Na pa... Kasi yung pag-asento... Swerte talaga. Oh, pasunod na nun eh. Alam mo yun? Mm-hmm. You're doing something na naturally na hindi ka naiinip. Mm, yeah. Mm-hmm. Parang ano lang eh. Wala, nasa bahay ka lang. Basta hindi mo feel na nagtatrabaho ka. Yes. Yan ang scriptwriting ko sa akin. Mm, yun. Ngayon. Yung mga kabarangay. Ang story ni Mr. Mcoy Fundales. At ako naman, singer talaga ako. Hindi naman talaga ako, ano eh, into... Siguro, ano na lang, kasi nag-start ako 8 years old yung mga kanta. Sumasali ako sa mga singing contest. Sa probinsya, papi, di ba may amateur singing contest na din yan. Tapos meron, may katawagin ka kung anong piyesa mo, anong kantahin mo, ganyan. Mga pangmataasan ng kantahan na ganyan. So, ganoon, hanggang sa sa school, yung mga programs na ganyan. Na-invite ko mag-perform and then pag nag-perform ka, sabi ko nga kanina, exempted ka sa ibang mga subjects na attendan mo. Ayun, and then doon na rin nagbukas yung opportunity na magkaroon ng isang radio station doon sa amin. That's why pumasok ako. And then sabi ko sa sarili ko, baka ito yung magbukas ng daan para sa singing career ko. So, yun na nga. So, ito, parang hard work in the making talaga yung nangyari sa akin. Na hindi ko akalain na mapupuntahan ko. Actually, nakwento ko na to sa mga kapuso natin eh. Kasi that time, kung di ako nagkakamali, 1996 or 1997, kailangan ko mag-perform sa isang Christmas program nung elementary. Pero wala akong alam na Christmas song. Ang alam ko lang, Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan. Ay, hindi ako makahanap ng -1 nun. So, ang tendency niya, kailangan ko lang sabayan yung track ni Jose Marichan. Duet siya. So, ang nangyari, nanonood ako sa GMA, GMA 7, nakita ko yung promotional video ni Dingdong Avanzado nung kanyang album, which is Decade After. From Infinity Music, yung Wish I Could. So, yun yung first song talaga. Christmas program, pero ang pinerform ko, Wish I Could. Ganon. Infinity Music, in-idolize ko siya, lahat ng album, binili ko. And then, sa radio naman, Campus Radio, 97.1, Barangay LS, nakikinig ako. Hindi ko alam na yung Infinity Music pala, which is GMA Music today, parang ganon. And then, yung Campus Radio, Barangay LS, ay mapupuntahan ko pareho. Parang thankful talaga ako na nangyari. So, yun yung story ko. At ngayon, eto, sa radio pa rin tayo and then kumakanta pa rin tayo. Do you play when you sing? Hindi eh, yun nga ang problema sa akin eh. Ang hindi ako humahawak ng kahit anong instrument. Vocals lang talaga ako. Pero yung tenga ko, alam ko yung mali, alam ko yung tama. Pag mali yung mo, mali ka, dagdag ka, parang ganoon. Hindi ganyan. Oh, talagang ano ka noon, sumasali ka sa mga contest. Yeah, oh, ano tayo. Banda pa na letter ano tayo, ganito ba niyan? O G tayo, parang ganoon. Ano ba no? Ay, hindi ko nagawa eh, sumali sa
Combo pa yung tawagin sa amin, Paps. Combo. Talagang full band. Oo, combo kung tawagin sa amin. Oo. Ako, combo mangon, tanghali. Combo mangon, tanghali. Combo mangon, tanghali. Parang yun, ganyan. Yun yung experience. Tapos when you became a DJ, dire-diretso na eh. From regional ka, Papa Obet? Dire-diretso na. Actually, private radio sa Bataan. And then 2011, nag-apply ako rito sa Barangay LS. Yun, natanggap ako. And then till now, nandito ako. So, thankful ako talaga. Hanggang ngayon, nandito tayo. Yeah. May feedback tayo mula sa mga nakikinig. May feedback daw ako. Meron pa ba? Oh, may feedback yung mga nagko-comment sa atin ngayon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yeah, sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live natin. Yeah. Pero ano, Papa Obet, may full album ka na, nakapag-release ka na. Actually, released last year, live sessions yun, Papa Obet sessions kung tawagin. Composed of songs talaga. Ikaw lang at ako, yung original from Janitor. At marami pang iba. Hindi sinabi namin yung first Christmas song ko na una kong Pasko. Yun, kung malaya lang ako, yun, so sinama namin na pinumpay, Papa Obet sessions. At, I wanna know lang. Ano yung feeling mo nung ano, kung pareho lang tayo, nung feeling mo nung unang beses mong narinig na recorded yung kanta mo? Actually, kahit hindi pa boses ko yung naririnig ko, yung arrangement lang marinig ko, excited na ako. Yung arrangement lang na ginawa kong song, na, yun ba yung ginawa kong song? May music na, parang excited ako na. Oh my God, ito yung ginawa ko, yung music na. Yun pala. Yun, yung mga bagong songwriters na nakikinig at nanonood ngayon, yun yung dapat nilang ma-experience, no? Mm-hmm. Ang sarap sa pakiramdam. Iba yun. Eh, the more na yan. Lalo pa nung narinig ko na sa radyo, yung unang kanta ng umere sa amin. Mm-hmm. Ba? Actually, ako may ano, okay, parang, ano eh, hindi ako kontento sa boses ko eh, parang may... Ganun naman tayo, sarili natin, parang gusto ko may dagdag pa, parang gano'n, di ba? Pero sa iba, okay na, di ba? Oh, pero there's nothing wrong with that. Okay na, normal lang yun. It's you want to... Yeah. Kesa naman yung pwede na yan. Oo, mahirap yung pwede na yan, di ba? Parang... Oo. Yun. Sa akin, gano'n eh. I will never forget all the first. Simula nung when I was in the band, first time na pumasok sa recording studio, first time narinig yung kanta na naareglo, sabi mo nga, yung lumalabas na siya sa ano, sa speakers. Oo, yun. Na, wow, siya. Pangkanta na talaga siya, parang, tapos, nung nagda-drive ako, biglang, here's a new song from a band called Orange Lemon. Yung huminto ako talaga ng pagda-drive just to listen to it sa radio. I-absorb lahat. Yun. I-absorb lahat. Iyon na. Kanta ko na. Yan. Mm. So if you're a songwriter, sana tuloy mo para ma-experience mo yung ganung feeling. Okay? Yes. So, at hindi lang sa atin, sa lahat ng nanonood ngayon, na mga na gustong sumulat, at okay, matakot. Sige lang, sulat na lang sulat. Parang, di ba? Oh. Alam mo yung unang nag-record ng song namin, ang words of wisdom niya, tamay sabi mo, okay yung ano, okay yung maging second thought na i-record yung kanta niya, yung mga kanta niyo. Kasi, somewhere in Visayas, in Mindanao, and someone in Luzon, may tatlong siraulong magkakagusto dyan. Correct. Ganun yung words of wisdom. Kami naman hindi lahat namin. Hindi lahat ayaw yung ano, yung trabaho mo, parang ganoon. Oo, meron diyan sigurado kung dalawa o tatlo lang na siraulong katulad nyo ay magugustuhan yung ginawa nyo. Okay na yun. Abay, kung ganun ang usapan. Nakakalakas ng loob. Oo. Ako minsan ka nagugulat nga ako, may mga nagkakagusto sa kanta ko na hindi ko inaasahang tao eh, parang ganoon. Na thankful ako na nagustuhan mo. Diba, parang ganun. At sinasabayan mo. Masaya na ako doon na sinasabayan nila. At alam nila. Diba? Ako, lately, recently, yung may mga Gen Z na nagugulat ako, alam yung mga kanta namin eh. Mm. Eh, kasi 2005, 2006. Yun pala. Birth year na yun. Nag-resurface sa TikTok. Yes. Sumisigat online.
Oo, tapos may madadaanan ako ngayon, nagkakaroon na uli ng mga gigs, may nadadaanan ako na. Nakakatuwa pag narinig kong kinocover yung mga to. Yeah. Sarap yung feeling na nagmarka sa kanila. Mismo yan. At ngayon, ito ako ngayon, may bago akong Christmas song. This is my second Christmas Papi. Title nito, ito yung regalo. Yan. Nasabi ko sa mga kabarangay natin kanina. Regalo. Ayan. At regalo, hindi material na bagay kung hindi yung presence this Christmas ang mahalaga para sa ating lahat. Diba? Kailangan presence. Yes. Ganon. Iba. Mapapakinggan, ireregalo mo ba sa amin yan ngayong hapon? Para actually, napapakinggan ako sa ano, sa Barangay LS and already out na rin sa lahat ng digital platforms and sa YouTube channel ng GMA Music. Pwede na rin pakinggan at pwede na rin sabayan sa kantahan. Ayun. Yan. At syempre, pwede ko rin kantahin sa inyo ngayon para mas marinig ng mga kapuso natin na hindi pa nakakapakinig. Yan ang sinasabi kong regalo. yung live. Buksan na natin 'to, Papi. Parang ano. Sige, pa. Oh, buksan na natin. Sa mga kapuso po natin, ito po yung aking second Christmas song na regalo from GMA Music. Ako po yung sumulat na 'to. And then alam mo, Papi, na sinulat ko 'to ano, isang linggo ko lang ano, para isang linggo lang namin tinarabaho 'to. Ganon. At kailangan eh, ma-release na agad. Pero pinag-isipan talaga at ang mahalaga po sa Pasko sa mga kapuso po natin ay kailangan eh, yung presence po. Oo. Hindi material na bagay kasi pwede naman natin hingin or ibigay sa atin yung material na bagay. Pinakamahalagang bagay talaga yung presensya this Christmas. Ayan. Kaya sa mga kapuso po natin na nanonood ngayon, ito po ang aking bagong single, ito po ang regalo. Wala nang iba pa akong mahihiling na sana sa Pasko ika'y makapiling. Ano ang gagawin kung di ka darating? Walang bagay na tutumbas sa aking hiling. Tulad noong huling Pasko, kahit wala akong regalo, masaya at magkasama naman tayo. Pero bakit ngayon ikaw ay nasaan? Naging maayos naman ang ating paalam. Sana ngayong Pasko ay makapiling ka. Sana'y makasama ka kahit na sandali. Gabing lumalamig, hanap ang yakap mo. Ikaw ang tangi kong hiling, sana naman ay mapansin. Dahil ngayong Pasko, ikaw ang nais at nilimithin regalo. Ano ang gagawin kung di ka darating? Walang bagay na tutumbas sa aking hiling. Tulad noong huling Pasko, kahit wala kong regalo,
masaya at magkasama naman tayo. Pero bakit ngayon ikaw ay nasaan? Naging maayos naman ang ating paalam. Sana ngayong Pasko ay makapiling ka. Sana ay makasama ka kahit na sandali. Gabing lumalamig, hanap ang yakap mo. Ikaw ang tangi kong hiling, sana naman ay mapansin. Dahil ngayong Pasko, ikaw ang nais sa limitin regalo. Sana ngayong Pasko ay makapiling ka. Sana ay makasama ka kahit na sandali. Gabing lumalamig, hanap ang yakap mo. Ikaw ang tangi kong hiling, sana naman ay mapansin. Dahil ngayong Pasko, ikaw ang nais sa limitin regalo. Dahil ngayong Pasko, ikaw ang nais at minimithing regalo. Nice. Ani, alam mo, yun na. Yun na. Feeling ko, Papa Obet, magtatrabaho ko sa Pasko eh. Hindi ko pa tutugtugin to. Malulungkot ka ba? Baka malungkot ako. Buhay. Buhay. Alam mo, marami nang umiyak. Marami nang nag-message sa akin. Nahihirapan. Yung mga mag-over lang kayo, yung walang holiday, naku, pasok sa kanila itong kanta mo, grabe. Yun. Yun. Regalo natin para kumakamuso natin. Gusto ko yung line na ano, kahit wala akong regalo, kasama tayo. That's nice. Yun ba ang germ nung kanta? No, when you were writing it? Actually, ganito lang ako sa kanta. Pag ganyan-ganyan lang. Para pa laro-laro lang. Yung line ko. Babalik ko lang. Nice. What's yun, nice yun about a Christmas song is, every year patutugtugin to eh. Yun. Yun. No? Kaya, iba kasi sa akin kapag ano eh, kapag Christmas song talaga, napaka-magical para sa akin. Kasi iba yung pakiramdam eh. Kahit nasabihin natin February, March, April, May, pag malungkot ako, Christmas song lang, nakikinig ako. Okay na ako. Kaya? Oh no, it takes you back nung panahong tayo bata pa. Yes, correct. Yung diwa ng Pasko. Eh, paano ba yan? Aabangan ba kita na yung September pa lang sumisilip ka ng gano'n? Siguro abangan natin. Sana makapag-release ako, di ba? Every Christmas or every year. Para mas masama. Yun ang goal ko eh. Hanggat nandito tayo, di ba? Hanggat kumakanta tayo. Gawa lang tayo. Baka ikaw na yun. Ayan na si Papa Obet. September 1, nakasilip ka na na gano'n. Wag lang November 1. Mahirap November. Mahirap sumilip ng November 1, di ba? Ako din, ayoko nun. Kaya birthday ko, November 3 eh. Iniwas ng nanay ko sa November 1 tapos. Oh, birthday mo yung kapatid ko. Ayaw niya eh. Nice song. Yeah. Looking forward to hear more Christmas songs from you. Sana marami akong nakabangko na. Kukuhanin ko na yung chance. Gagrabin ang opportunity na mayroon si Sige, sabay tayo. Minsan lang tayo maging bata or maging ganito yung books natin dahil alam naman natin sarili natin na in the future hindi na ganito yung process natin.
At may mapapakinggan tayo kung kumandata. At saka ano eh, ito yung mga intangibles na pwede mong iwanan sa as we go through life. Maswerte tayo mga songwriters and recording artists kasi we're leaving something behind. Yes. Generations down the line. So, yeah. Sige, sasabayan kita. Gawa tayo na gawa tayo ng Christmas song. Yan. Merry ang forever ko sa Christmas. Ayan, ang forever kong regalo. Sige, invite natin yung mga kapuso natin na mag-stream at mag-download ng mga songs natin. Ako muna, sa mga kapuso po natin na nanonood ngayon, you can get your own copy ng stream mag-download para meron kayo yung sa mga phone nyo sa lahat ng digital platforms sa worldwide from GMA Music. Type nyo lang po regalo. And then meron ako yung first Christmas song din, una kong Pasko. Ayun. So actually, lahat ng itong dalawang Christmas songs nito eh para sa mga OFWs talaga natin. Hirap umuwi na makapili ng pamilya nila. So actually, ganun naman lagi yung tema ng pagpasko. Family. And God. So, yun. So, hindi na po kayong mag-download. Papa Mcoy! Yung sa akin din po, ang Forever Ko Ikaw under Alt-G Records. Alt-G Records is a sub-label of GMA Music. So, isang pamilya po kami, mga kapuso. Yes. Ang Forever Ko Ikaw, pwede nyo pong i-download, pwede nyo pong i-stream. At syempre, pwede nyo rin i-share sa lahat ng mga mahal nyo sa buhay or sa lahat ng mga tao na sa tingin nyo forever ninyo. Alam mo, pangarap ko, marinig to sa kinakasal. Yung song na Forever Queen. Hindi pag kinasal ako, ikaw kumanta. Ngayon pa lang, umuho na ako. Kaya lang, hahanap pa ako ng makakasama sa album. Wala. Ayan. Tatandaan ko yung sinabi mo na yan. Namin ang love life mo, Papa Obet. Pwede yan. Meron yan. Baka naman, wedding singer na po ako. Baka naman, pihikan ka kasi. Hindi naman. Sige, padadala kitang regalo. Sana magustuhan mo. May ribbon. Pwede. Good luck sa love life mo. At good luck din po sa mga kapuso natin na nanonood ngayon. Pwede nyo akong i-follow sa aking mga social media. Papa Obet po sa Facebook, sa Twitter, sa IG, sa TikTok. At pwede kayo mag-subscribe sa aking YouTube account. Doing covers there. At Papa Obet lang po sa YouTube. Mag-subscribe na kayo mga kapuso. Opo. Ako naman po ay may Facebook page. Kung meron kayong gustong pagkwentuhanan, pwede nyo ako i-message doon. Pero I would also like to promote the shows na I write for. Please always watch on GMA, Pepito Manaloto, Bubble Gang, All Out Sundays. Grabe. Nandyan din po ang I Believe, Amazing Earth, The Gubay and Tekla Show, tsaka Family Feud. Ayan. Basta so dapat talaga tayo mahihing regalo kay Mcoy. Ang ganda ng Pasko nito. Naku, kaya nga, hindi ko pakinggan sa Pasko mismo yung kanta mo eh. Malulungkot ako pa sa studio ko eh. Malulungkot ka lang. Okay na yung mga sinabi mo nun. Masaya na yun. Pakinggan ko sa bagong taon para medyo hindi masyadong nakurot. At syempre, yung mga songs po namin, pwede niyo pong i-request sa Barangay LSN 7.1. So forever request. I-request niyo lang Forever Ko Ikaw and then Regalo. Pwede po mga kabarangay. At thank you again sa mga kapuso natin for joining. Once again, ako po si Papa Obet. Ako po si Mcoy Fundales. Ayan. Thank you po mga kapuso. Stay safe and Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!